Basta mga bajak, meron tayong bagong sapatos dito. I-unbox natin. Itong sapatos na to ay galing sa Santik. Santik is a cycling shoes brand na available sa local market natin, yung mga cycling shoes nila. So, meron kang bagong sapatos. Itong sapatos na to is binigay sa akin ng Santik for free. Pero hindi na ako binayaran para gawin yung video na to or para magsabi ng magaganda lang tungkol dito sa sapatos na to. Yung mga opinion ko tungkol dito sa sapatos na to is sarili kong opinion. Kaya yun lang, disclaimer lang. Okay, ito yung sapatos. Ito yung box, kulay pula. Ano lang distinction, makikita mo agad kaysa dun sa kulay blue ng Shimano, di ba? 3 years ago, nung mag-start ako na mag-decide na mag-create shoes, Shimano talaga eh. Kasi sabi ko, kapag bibili ako ng sapatos, gusto ko dun sa kilala na brand. Tiwala ako. Pero ngayon, nabigyan tayo ng chance na ma-testing, makasubok ng ibang brand aside sa Shimano. So ito is, gagamitin ko to, itatry ko, tapos bibigyan ko yun ng feedback kung sakaling masira, bumigay. Kasi yun lang din mga kinakatakot ako sa sapatos eh, sa mga ganito sapatos eh. Kung bubuka, kung matanggal yung suelas, yun lang naman eh. Anyways, ito yung box, kulay pula, Santik logo sa harap, Ultra Santik Cycling for Free Duct, nakalagay. Andito sa gilid yung model ng sapatos, yung size. Itong nasa akin is yung Aosa. Basta Aosa yung model eh, color gray, size 42, tapos 8.5 sa US. Yung ginagamit ko sa Shimano, 42 din eh. Nagkasya naman sa akin, pero talagang yun, saktong-saktuan lang. I think 43 dapat ako eh, sa ganito. Kasi 9 ako magsapatos eh. Pero tingnan pa natin, may na-print din dito kung ano yung pinakamaliit nilang size and kung ano yung pinakamalaki. Sa European sizing, 36 yung pinakamaliit, 45 yung pinakamalaki. Sa US sizing, 5 yung pinakamaliit, 11 yung pinakamalaki. So yun lang naman, wala na nakalagay. Pulay pulang box. Box na pula. Buksan na natin. Ito yung may manual na kasama kung paano kinakabit yung cleats attachment, tsaka kung paano ginagamit yung strap. Alam na natin yan. And ito na yung sapatos. Ayan. Ang kasama sa box is yung sapatos mismo. And may kasama din ito. Ito I think nilalagay ito doon sa ilalim ng sapatos eh. Mamaya, check natin. So dito muna tayo sa sapatos. So looking sa sapatos. Bago, ang sarap ng amoy. May bago. Ayun, dito nilalagay yung kasama ng extra. Tapos, strap niya. Maliit strap and metal buckle dito na pinipindot para ma-release to. Not sure kung anong tawag sa ganitong... Hindi siya metal. Ito lang yun. Hindi siya metal, plastic to. Size 42. Yung ilalim, may texture na parang carbon. Pero I believe hindi to carbon. Dito sa ilalim, may dalawang pares na pinag-i-screwan nung clutch attachment pang MTB. So either kung gusto mo naka-abante dun, syempre dito mo ilalagay. Kung gusto mo naman mas andito sa bandang gitna ng sapatos, dito mo ilalagay. So meron kang pwedeng malaro na position ng clutch attachment dito. So na-adjust din. Same sa Shimano. Tapos dito sa taas, merong ini-screw na tatanggal. Yung Phillips head na yan na flat, pwede mo siyang palitan ito. So magkakaroon ka ng parang paa. Ewan ko para saan to ah. Pero gagamitin ko to. Mukhang plastic siya eh, mapupudpud to kataga lang. Pero gagamitin ko na din. So nasa iyo kung gagamitin mo to or hindi or pwedeng yun lang. So yung strap, ito yung strap. May tatlo siyang strap. Yung isa merong na, dito yung may na-adjust. So strap, strap. And ito is pipindutin mo lang para ma-release mo to. Or kung kailangan mo siyang sikipan, ito lang. Pwede rin yan. So same dun sa Shimano na ginagamit ko. Tago din yung position ng clutch dito eh, kasi gawa nitong part na to. So hindi siya sobrang exposed. Na kapag tinapak mo yun agad, meron pa nito. So, yung mga ganitong klaseng sapatos pang MTB, madali lang talaga siyang ilakad. So yung kulay niya is gray daw, pero may iba't iba siyang polygon shape eh. May mga vents na maliliit dito, may vents dito. Dito, sa kabilang side, vents, sa likod, meron din. Yan. Kung presko, malalaman pa natin kapag na-ride natin. And kung matibay, inisip ko dati pag mag-clip na shoes ka kasi baka kasi maghumiwalay dito kasi nga gawa ng mga pepersa kapag kagamitin mo. So yun yung inaalala ko sa mga ganitong lasing sapatos. Kaya nag-opa ko sa Shimano. Pero ngayon may chance na tayo na maka-testing ng ibang brand aside dun sa Shimano. Ito, Santik brand. Malalaman natin kung matibay to, kung tatagal. Gagawa ko yun ng update dito. And also, feedback dito kung okay ba siyang gamitin. Kung masarap ang gamitin. Sa future videos na yun, kapag na-ride ko na siya ng mas matagal. Kung ano ring issue, kung may issue man, sabihin ko lahat yun. Kaya mag-alala. So, check natin yung weight. 375 grams. Magana din. Ngayon, kabit na natin yung attachment dito.
i-try ko na rin siyang gamitin. Subukan ko. Gawin na rin natin parang usapang clipless shoes, cleat shoes, itong video na to. So tara, kapit natin yung attachment dito. Bakit nga ba cleat shoes yung tawag? Or clipless? Or ano ba dapat itawag? Or SPD shoes, di ba? Cleat shoes kasi may cleat dito sa ilalim, kagaya sa football. So cleat shoes, pinaka-common na tawag sa atin. Pero clipless shoes, clipless pedals, yun yung mas proper daw na tawag. Kaya lang, haba eh. Cleat shoes, okay na. Yun natin yun eh. Hindi naman yung tinutukoy nun eh. Pareha lang eh. Pero bakit nga ba clipless yung tawag? So, konting trivia lang mga kapadyaks. Hindi pa nakakaalam. Dati kasi, yung ginagamit ng lalo sa mga nag-road race, sa mga karera dati, sa mga tour dati, nung mga naka-classic pa sila na road bikes, may toe clip doon na nakalagay. Yung may plastic na nakaganon and yung may strap na ganon. So, yun yung toe clip na ginagamit. Kaya gumagamit din kasi syempre mas efficient yung pag-pedal nila sa ganun. Sa katagalan ng panahon, naka-invento sila ng ganitong klaseng system na kumakabit na lang dito. Wala nang clips, wala nang toe clips, kaya clipless. Pero yung process ng pag-engage nito is clip-in, clip-out, yun pa rin yung tawag. Before ako mag-decide na gumamit ng ganito, natatakot kasi ako nung una eh. Pero ang inisip ko nun, siguro mas lalakas ako pag gumamit ako nito. Parang mas makakalam ako sa mga kasama ko pag bike, mga tropa ko. Kasi mahina ako eh, mas malalakas yung mga yun sa akin eh. Pero hindi sila naka-clipless shoes. Puro mga naka-flats sila lahat. Kaya naglakas loob na lang din ako na mag-clipless na sapatos. Ang karaniwa kasing takot dyan, syempre, yung masisemplang ka. Kasi pag di mo yung natanggal, tutumba ka, di mo matutukod yung paa mo. Ako, nangyari sa akin yan. Madaming beses na din ako natumba nang dahil sa cleat shoes. Dahil hindi natanggal. Yung times na nakalimutan ko, na na-clips pala ako, nakalimutan ko magtanggal. Akala ko yung paa ko, may tutukod ko sa lupa. Hindi pala, kasi nga, nakakabit. So, nakalimutan ko tanggalin. Split seconds lang yung moment na yun na magagawa mo yun, na matatanggal mo siya para hindi ka matumba. Eh ako, nakalimutan ko, tumba. And may nangyari din sa akin. Tinanggal ko sa kaliwa, nag-lean yung bike pa kanan. So, eh yung sa kanan ko, hindi natanggal. Tumba pa din ako, tumba ako sa bike. So, gas-gas sa bike, gas-gas sa katawan, gas sa kamay. So, yun yung nakakatakot kapag nakaklits ka. And syempre, sa trail, hindi mo na natanggal. Tutumba ka pala, hindi mo inaasahan. So, hindi ka nakapagtanggal. So, ilan lang yung sa mga senaryo na na-experience ko nangyari sa akin. Pero, katagalan, makasanayan mo din. And yung benefits kasi, kapag na-clipless ka na system, yung pagpedal mo is mas parang ramdam mo na parang nabibilog mo yung pedal. Kasi, pagkatapos ng downstroke, parang inaangat mo na lang. Parehas pa rin gumagana yung dalawang paa in sync na kapag itong isa sisipa pa baba, yung isa naman nahatak pa taas. Alternate sila, vice versa, parang ganun. Like kung naka-flats ka, lahat ng pedal mo, puro pak, pak, puro pasipa pa baba. Puro ganun lang. Kung ganun yung feeling. Sa akin, sa personal experience ko, kapag naka-clipless ako, parang mas malakas akong pumadya. Kapag naka-clipless ako, halimbawa sa long ride, mas hindi ako pagod. Sa pagpedal, sa mga ahon, mas hindi ako pagod. Nararamdaman mo eh, may benefits talaga. Ramdam mo yun. Kaya nga yung mga racers, yung mga high performance na riders, syempre, mga kumakarera, naka-clipless sila lahat. Even sa mga trail rides, nag-clipless din sila. Kasi, sabi, mas secured yung paa mo doon sa pedal, mas hindi matatanggal. Lalo kung lumuluso ka na sobrang matagtag. Andun yung paa mo lang, hindi siya basta-basta matatanggal. Na pwedeng mag-cause sa'yo ng aksidente, di ba? Kapag natanggal yung paa mo bigla doon sa pedal. So, may advantage talaga. Yun lang, syempre, nakakatakot. Pwede kang matumba. Yun lang yung cons. Okay, nahanap ko yung attachment nito. Kasi yung mga attachment nito is kasama to sa pedals. Yung pedals na binili ko, dalawa na yung nabibili kong ganito. Yung isa yung M540, tas ito na yung M520 na Shimano, pang MTB. So, buti nakita ko to. Eh, isa lang yung sapatos ko. Yung isa, nakakabit na sa isa kong sapatos, sa dati kong sapatos. Kaya ito, buti nakita ko pa, after 3 years, ito yung kakabit ko dito. Yung clutch attachment na pang MTB, iba sa pang road bike syempre. Pag dalawang magkatapat, pang MTB yun. Pag tatlo, napa-triangle yung shape. Yun yung pang road bike. So, pang MTB, gawa sa bakal, matigas, hindi napubudpod. So, pang matagalan na. Ito ay kakabit natin. So, paano siya kakabit? Pakita ko sa inyo. Kunin ko lang. Ito. And meron ito. Tapos may dalawang screw. Paano yung kinakabit? Ganito yan. Yung part na may mga ngipin-ngipin, na yun yung magkocontact dun sa ilalim ng sapatos. So, dito yan. Ngayon, gagawin ko is trial and error muna. Kasi may ano yun eh. Kumbaga, may eksaktong position yan kung saan mas efficient para sa'yo. Pero trial and error. Gagawin ko dito sa nasa baba. Dito ako nagamitin. Ayoko masyado naka-forward eh. Dapat dito medyo sakto lang. So, ang gagawin ko, ito ay tatapat ko sa butas na nandito sa baba. Ganyan lang.
And ilalagay ko to dyan. Tapos yung dalawang screw. Maganda kung gagrasahan nyo din tong thread na yan. Ano, hindi masira yung thread pag ilalagay nyo na. Pasok tayo dito sa loob, biglang umambon eh. So, ganyan. Yung sapatos natin, meron siyang adjustment na taas pa ba. So, pwede mo pang itaas all the way dun kung doon mo ikakabit sa isa pang set nung butas kung doon mo ilalagay. So, pwede mo namang ilagay all the way sa baba kung dito, sa mismong butas na yan. So, may option ka. Tapos, meron kang pababa. Yung plate na yun, ang purpose naman nun is, yan, para meron ka pang adjustment, kaliwa, kanan, or may angle pa na ganyan. So, depende kasi sa kung ano yung resting ng paa mo dun sa pedals. So, may angle kasi yan. Kung ano yung nakarelax yung paa mo. So, doon mo i-adjust yung sa pagkaka-angle nitong cleats attachment. Depende sa paa natin kasi iba-iba din. Tapos, eto naman, ang ginagawa ko dito is nilalayo ko to. So, halimbawa, ganyan. Ilalagay ko siya dito sa part na to. Para ma-maximize ko yung distance na malayo yung sapatos ko dun sa crank arms. Para pag pumedal, hindi ito tatama dun sa crank arms. Yung left-right na ganun, naka-adjust sa sagad sa akin yun. For reference, ito yung sapatos ko na Shimano. Tingnan nyo yung pwesto ng cleats. Diba? Hindi siya gitnang gitna, hindi siya naka-diretso-diretso. So, ito yung setup na sanay na ako dito. Ito yung nahanap ko na pwesto ng cleats attachment. Na based on trial and error or experimentation method, pwede mo makuha yung tamang pwesto nito sa bike fit. Pero siyempre wala tayong sa bike fit, kaya trial and error yung ginawa natin. Ngayon, isisikipan ko na yung screw nito kasi dapat tumasikip. Pag ito maluwag, delikado ka. Kaya higpit na higpit dapat yan. Inaalin lang yan. Nakakabit na yung clutch attachment. Itong attachment na to is pumapasok siya dito. Para engage, pak, gaganyan mo, tapos kakagat siya. Tapos para i-release, titwist mo yung paganyan. Yung attachment na to is yung SH51 na single release lang. Yung direction para ma-release siya is kailangan mo i-twist yung paa mo papaganito. Tapos yung manatanggal mo na siya. Pero merong multi-release na clutch attachment, yung SH56. Yun naman, pwede pa ganito, pwede pa ganyan, and pwede rin pa ganun. Dito sa pedals ng Shimano, meron siyang pwedeng i-screw dito. Ito is pang adjust siya ng tension nung spring ito. Kung gano'n siya kaigpit. Kasi kapag nakasagad siya maigpit, kailangan mas malakas yung pwersa para mag-engage siya. Kailangan din malakas yung pwersa para mag-release siya. Yung sa akin, naka-adjust lang siya ng maluwag para easy lang pag-clip in, easy lang pag-clip out. Hindi kailangan na sobrang effort. Hindi nakakapagod. Parang pipitikin mo lang na ganun. Tanggal na. Okay na ako dun. Pag maluwag siya, medyo mararamdaman mo na parang may play siya, gagalaw-galaw siya. Pero sa akin, okay lang yun eh. Yung maluwag na settings ito, madaming beses na ako niligtas nito sa mga trail na muntik na ako masemplang. Kasi hindi ako nakapag-release pag ganyan, nakakatkin pa ako na ganyan, bigla natanggal. Okay lang ako dun. Kaya hanggang ngayon, nakamaluwag pa din ako. Sabi kasi kapag may play, parang yung energy transfer may nasasayang, pero ako okay lang, sa safe. Mas okay ako dun. Mas madaling gamitin. And yun din yung advice na mabibigay ko sa mga bago palang gagamit nito. I-set nyo muna sa pinakamaluwag para makasanayan nyo. And sa katagalan, saka nyo i-adjust, sikipan nyo ng sikipan. Kung tingin nyo sobrang luwag na, pwede nyo yung adjust pa na ganun. Bonus tip pala mga kapadyak. Kapag magpa-practice kayo nito, una, syempre gagawin nyo is isasandal nyo muna yung bike, tapos practice nyo muna yung clip in, clip out, yung pagtatanggal, kabit, tanggal, nang hindi umaandar yung bike, na may nasasandalan yung bike. Para lang mapamilyar yung paa nyo dun sa motion na kailangan gawin, na kailangan nyo laging tandaan. So yun yung unang tip. Pangalawang tip, para sure ball, pag magtatanggal kayo, sabay nyo tanggalin, kanan at kaliwa. Para maiwasan nyo yung nagtanggal kayo sa kanan, tumumba kayo sa kaliwa, maiwasan nyo yung ganun. Sabay nyo tanggalin. Na itong tip na to, nalaman ko lang after kung matumba dun sa ganun. Saan ko lang nalaman? Wala, tumba na ako. Kaya kung bago pa lang kayo, try nyo yung ganun. And syempre, huwag kayo matatakot kasi sa una lang yan, makakasanayan nyo din yan. So yun lang yung ating usapang MTB cleats na din. Sana kahit paano may natutunan kayo. Kung naka-cleats shoes na kayo, ano yung cleats shoes and pedals na gamit nyo, comment nyo sa baba. Para magka-idea din yung mga iba pa nating kapadyak kung ano ba yung magandang gamitin, kung ano ba yung mas ginagamit ng iba. Etong sapatos na to is gagamitin ko to personal use. Kaya magkakaroon pa to ng review kapag nagamit ko na siya ng pang matagalan. Kasi ito is parang unboxing, parang introduction pa lang dito sa sapatos. Kaya abangan nyo na lang din.
Yung pwesto nito, adjust ko pa to. Ay, ito pala, kakabit ko pa pala to. Kakabit ko na din to. Oh, eto kasing Suntec na shoes. Eto, pwede siyang matanggal. Ni-screw lang yan. So, kapag ganito yung ginamit mo, parang same siya ng pattern dito. Meron din siyang pabilog dito eh, di ba? Same lang. Pero, may kasama siyang ganito. Ito yung tool. Ito yung kinakabit. So, kabit ko ha. Ito pang pihit. Kasi hindi mo na ito mapipihit eh. I'm sure ito magagaskas ito sa katagalan. Kung anong purpose ito, eh, hindi natin alam. Hindi ko alam kung anong purpose ito. Pero kabit ko na lang din. I-try pala natin ngayon yung fit nito. Kung maganda yung fit. Diba? Sakto-sakto ah. May wiggle room pa pero sakto. Tsaka hindi siya masikip dito. So I think, parang pang wide din na pa eh. Ayun yung pwede yung pang adjust. Nice! Subukan ko pa to. Ang issue ko dito sa Shimano ko na to, etong part na to is nahuhulog to pagilid na ganyan eh. Ewan ko kung bakit. Pero nawawala sa pagkagitna itong parang dila ng sabatas. Ano, parang ganyan yung resting niya. Tapos nahuhulog pa ganyan. Not sure kung bakit nangyayari na. Pero dito malalaman natin kung mangyayari yun dito sa sabatas na to. So, okay yung forma eh. Kasi sa mga Shimano shoes kasi, kagaya nito, plain lang, black lang. Kung gusto mo may design yung sabatas mo, Suntec, marami kang design na pwedeng pagpilian. Maraming iba't ibang design. Yun yung isa sa pwede mong maging consideration sa pagbili ng sapatos from this brand. Kasi marami siyang iba't ibang design. Siyempre sa forma ng rider, kung ano yung babagay sa bike niya, sa kit na ginagamit niya, or sa personal taste niya. Sa akin, okay ito. First impression, ang tigas niyang ilakad. Parang diretso-diretso eh. Or yung sa akin lumambot lang yung ginagamit. Pero ang tigas niya eh. Para ako na pang road bike na sapatos pag nilalakad ko siya. Subukan ko na i-spin konti dito. Dito lang sa amin. Hanggang dito na lang yung video mga kapadyak. Like, comment, and subscribe. Like kung nagustuhan nyo yung video na to. Simpleng like nyo lang. Malaking tulong na yun sa channel. Comment kung may tanong kayo, request or suggestions. Post nyo sa comment section sa baba. Mag-uusapan natin yan. Subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe dahil marami pa tayong bike-related videos na i-upload. Kita siya lang sa mga susunod pa na videos. Batihan na lang sa daan. Ride safe mga kapadyak.